si Eric. Nais ko pong magbigay ng konting tulong sa inyo. Pasensya nyo na po sana to. Laban lang tayo. Alam mo, ang pagsubok ng buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Go, mga Ramuan! Diba tayo, mga kaibigan? Malapit na po tayo. Ito, mga kaibigan, dami natin sa babayang kita. Pulis sila, mga kaibigan. Mga kaibigan, may nakita po ako dito. Di ko alam kung ita po ito, mga kaibigan, pero kawawang pamilya po ito. Ate? Ano po yan? At number yung mga anak ko nag-aaral dun sa Tugigaraw. Ah, nag-aaral po sa Tugigaraw? Taga saan po kayo, te? Dito po. Ah, taga dito po kayo? Opo. Ano pong trabaho niyo, te? Wala po, makahanap na. Pa? Magkukuha lang ng orchid po at saka pa, octopus. Kumukuha po kayo ng orchid at saka octopus? Opo. Tapos binibenta niyo po? Opo. Ah. Yung baby po niyo, ilang buwan na po yan? Dalawa po. Dalawang buwan na po siya? Opo. Pero magkano kinikita niyo po doon sa araw sa pagkuha po ng octopus? 150 lang po. 150 pesos lang po kinikita niyo sa araw? Opo. Sa pagkuha po ng octopus? Opo. At saka ng orchids? Ah, di ba pagkuha po nun sa malalim na lugar po yun, di ba? Opo. Ano, sinisisid niyo pa po o hindi naman po? Hindi, sir. Katulad ng nandang tide, doon sila nangunguha sa mga... Oo. Ipapasok sa lalim butas ng bato. Opo. Ano po trabaho ng asawa niyo, ate? Sinisisid ng isda po. Ah, sumisisid ng isda? Opo. Hmm. Sa saan po kayo nakatira? Diyan po. Dito po sa mga kubo na to? Kapilya, sir. Ah, ito mga kaibigan, ang mga grupo ng mga ita. Dito po sa mga Ramuan, Santa Ana, Cagayan. Ito po yung mga kaibigan natin na mababait po. Talagang respetado po sila sa mga dayo. Ang babait po nila. Ah, minsan po, wala rin. Opo. Minsan walang kita. Ah. Malalaki ang dagat. Opo. Tapos yung kinikita niyo po doon, pinagtutustos niyo po sa anak niyo. Opo. Ilan po ba anak niyo, ate? 6 po. Anim ang anak mo? Pang-anim yan, sir. Ito, pang-anim po to? Opo. Ah, tapos yung pang-anim mo, ilan taon na? 18 po. Ah, malaki na yung pang-anim mo? Opo. Ah, pero nakakatulong na rin sa bahay? Nag-aaral pa lang po sa Tugigaraw. Ah, nag-aaral po. Mabuti naman nag-aaral po, no? Mahirap din po buhay dito sa Cagayan, ha? Kailangan talaga kumita para sa pamilya. 150 pesos po, malaking bagay na rin po, di ba? Opo. Pambili rin po ng mga pagkain ng anak. Opo, sir. Ba't parang nahihiya po kayo? Na? Ate? Sir. Ha? Yung anak mo gumagatas o nagbi-breastfeeding po siya? Nagdi-dede po sa inyo? Opo. Ah, kasi mahal di gatas, no? Opo. Pero asawa niyo po ngayon, nasa dagat niyo? Hindi po, napunta sa bundok po, nagkuha ng orchids. Kumukuha po ng orchids? Opo. Ah, yun ang hanap buhay niya. Pag wala po sa dagat, sa bundok po siya. Opo. Ah, yun po yata ang pangunahing hanap buhay dito, no? So mga kaibigan, dito po sa mga Ramuan, sa bayan po ng Santa Ana, Cagayan, dito po yung mga kaibigan nating ita na ang babait po nila, smiling face sila. Bigyan natin siya ng konting tulong kasi deserve niyang tulungan, kasi sa kabila po ng pamilya niya, anim po yung anak niya, tapos yung baby niya. Parang dala niya kahit tulog po. So naghahanap buhay po siya. Ito po, ito dalawang anak mo po. Okay, Bir, ito po yung dalawang anak niya. So ito yung bunso, tapos ang pangasumunod yung isang babae. Ah. Mabait naman, no. Love na love mo si Mami, ah. So,
Love niya si nanay. Ito sila mga kaibigan, masaya sila kahit sa simpleng buhay sa probinsya. Walang mga tsinelas, pero ang mahalaga, kasama nila yung pamilya nila. Nagmamahalan sila at pinapakita po nila na buklod at sama-sama po sila. Ate, bibigyan kita ng kaunting tulong ha. Pagpasensya mo na to. Kasi naawa ako sa'yo, nakita kita naglalakad ka. Tapos kasama mo yung mga anak mo, wala tsinelas. Tapos sabi mo nga, animang anak mo, diba? Tapos yung asawa niyo po, isa nasa bundok ngayon. Kumukuha po ng orchids para pantawid po sa pangailangan nyo. Ako po, si Eric. Nais ko po magbigay ng kaunting tulong sa inyo. Pagpasensya nyo na po sana to. Kasi ito lang po yung nakayanan ko ate ha. Salamat niyo po, pagbalik ko dito, pag mas kumita po ako ng mas malaki, mas bibigyan ko po kayo, ha? So, 500 pesos po ate. Sana makatulong sa mga anak mo, sa pamilya mo, pambili man lang ng bigas o pagkain para makatawid sa pang-araw-araw. Basta, salamat ate, huwag tayong susuko. Itaguhin natin yung mga anak natin, kahit maliliit pa yan. Diba? Tumayo tayo talagang isang magulang sa kanila na mahalin natin sila. Natutuwa naman ako sa iyo kasi yung isang anak ko nag-aaral. Nasa Aparibo, di ba? Tugigaro. Ay, nasa Tugigaro po nag-aaral. So, talagang ang pagsisikap nyo para mataguhin mo na ang pamilya nandyan, di ba? Kaya, andyan ang Panginoon naman, di kayo pababayaan. Iwala lang. Basta, manalig tayo sa Panginoon, ha? Huwag natin pababayaan ang ating pamilya. At saka, laban lang tayo. Alam mo, ang pagsubok ng buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ganun na lang po ate ha. Basta magmahalan po tayo. Huwag natin pabayaan ng mga anak natin. Magmahalan kayong mag-asawa para mas itaguyin nyo po ng maayos ang pamilya. So ganun na lang ate ha. God bless ha. So God bless you baby. Ha? Ingat ka lang ate. Ha? Basta laban lang ate. Ha? Thank you po. Thank you rin po ha. God bless ate. Bye bye.